Yan. Yan, yung pula guys, naka-record tayo, no? So anything you do, anything you ask, and anything na sasabihin nyo ay ma-record natin. This will be helpful also to our study. Ngayon ko lang din nakita na pwede parang gamitin itong Kabsu email na binigay nila. So that is very helpful to me. Group 1, are you ready? 38. Where's the others? Open cam guys, open cam. Sana naman kayo, nasa bundok na naman siguro kayo, nagagala na naman siguro kayo. October 25. Okay, before we start, lead the prayer. Mark Trovas, iniwan na mo pa yung camera mo, ha? Mark Trovas, lead the prayer. Sir? Lead the prayer. Sir? Patrick, ano, speed. Lord, sana gabayin nyo kami ngayon sa araw na to. Lord, sana maging maayos sa presentation ng Group 1. At sana di nyo kami pabayaan, Lord. Thank you po. Amen. Okay. Aba to, Scooby-Doo. Ano ba to? Eh, ano ba to? Parang replica mo lang ba yan? Baka nagtatago ka. Ah, okay. Sige, sige. Si Esther, replica lang yata ni Esther to eh. Steady. Hello, hello guys. Mga replika nyo lang yan. No? Napakahusay nyo pa naman pagdating sa mga teki. Hindi nyo mamalayan ng mga professor. No? May substitute kayo. Group 1, are you ready? Meron ba kayong video presentation o presenting in on the spot? Group 1. On the spot, sir. Ah, okay. On the spot. Maganda yan. Sige, present it. Ongoing recording tayo guys, ha? This action that we'll do will be on recording. Ayan, no? Ayan, nakikita nyo ba yung pula dito? Record. Binabayaran kasi ng Kabsu to guys, no? Ito yun. That is the purpose of recording. No? Ngayon ko lang siya na-discover, eh. Sayang. So mga una-una siguro nakita nyo na yung mga sarili nyo doon, no? We'll be posted in our in my YouTube channel so that you have an idea. Okay. Hindi pa lumahan. Mas matagal yata lumabas yun. Sige, group 1. Present it. Sino ba operator nyo? Si JC po. JC Suarez, tama ba? Yes po. Where is the si JC Suarez? Yes sir. Wala pa yata dito. Ah, ito pala. Doon sa isa, sa group 1, kanya group 1 ng 3-1. Nagsimula na rin sila eh, kaso medyo mahina kasi nun. Yung sa gumawa sila ng video presentation, mahina. Iwan ko lang. Mas maganda talaga on the spot siguro. Depende kasi kung paano kayo magsalita rin. Please maintain the open cam, no? Para makita lahat. Huwag nyo ano yan. Huwag nyo i-close cam yan, guys. We are ongoing recording to our class. So that we can see all the people here.
Aye, sir. Copy. Sige, tuloy mo na. So, good day everyone. We are the reporter today. And our report is about the historical background of the alternative dispute resolution. So, here is my member, I. Suarez Juan Carlos. Tagala Eric, Tantoy Ryan, si Berry Kim, and si Larry Madeline. So, this one is about the story and development of the alternative dispute resolution. So, why does ADR is important? ADR affords parties the opportunity to exercise greater control over the way their dispute is resolved than would be the case in court litigation. So, yung ano, yung case over the dispute, mas meron silang mas meron silang control dun sa dispute nila. In case ay imbis na idaling pa nila sa court litigation, hindi nila makukuha yung gusto nilang adjustment doon sa case na or doon sa conflict na gusto nilang ma-resolve. So, ADR stands for Alternative Dispute Resolution. It is alternative to formal court hearings, trial, and formal proceedings. So, yun nga, siya yung alternative doon sa court litigation or dun sa formal proceedings like court, RTC, MTC. Tapos yung special tribunals naman, ito yung tribunal na or yung ad hoc basis or yung meron silang specific na case na dinidinig. Like for example, the United Nations, they set up a new court which is the ICC. Also, yung pinaprosecute na itong crime is the international crimes like genocide, crimes against humanity, war crimes, yung and alike. Tapos yung labor disputes naman is meron din yung ICC na court with regards to man doon si, sa labor disputes. Conciliation, mediation, yun yung ginagawa nila, yung conciliation. It is a mediation, mode of dispute settlement, that brings together two parties to negotiate and settle their differences. ADR on 1970. In the United States, it was considered as a social movement and legal reform because of the 1976 Bonn Conference on the Causes of Public Dissatisfaction with the Administration of Justice. So nung yung ADR na yun is nung ADR nung 1970s, kino-consider siya as speedier and less expensive for judicial administration of justice. So yun yung napound nila doon sa 1976 Bonn Conference na gumawa sila ng ADR which provides the less expensive and for the judicial administration of justice. So ito naman yung naging motivating concerns nila, which is efficiency, flexibility, tailoring of outcomes, party empowerment, legitimacy, and participation of the parties sometimes with privacy, avoidance of precedence for others. So yung ano, yung avoidance of precedence, ito naman yung ano, tawag doon, yung ruling. So for example po, yung sa Supreme Court is, meron tayong ruling which sinusunod ng lower court. Ito ay tinatawag na overruling. It is another method to a court avoiding a previous precedent of the higher courts can overrule the decision of the lower courts. So yung ano, yung iniiwasan ng ADR natin, yung sumunod sila dun sa ano, sa ruling ng ibang korte. Eh. So yung ano, yung ADR dito is meron silang sariling ano, ruling na sinusunod.
So yung regnig naman or the regulation negotiation, when the government and regulated industries negotiate their regulation before they are promulgated. So ang example na lang natin dito is yung dito telecommunity. So when they are operating in the Philippines, the dito telecommunity are regulated by the NTC. So kailangan muna nilang sumunod sa IRR or the IRR before they are promulgated po. Tapos yung sa MedArb naman po or mediation arbitration, both judges and arbitrators are used to taking a role of mediator to encourage settlement between the parties during the proceeding. So yung sa mediation arbitration naman is meron agad silang solution. Tapos while dun naman sa ARBMED or yung binaligtad lang arbitration, mediation, meron silang arbitration which kailangan ng which nagbibigay ng non-binding arbitration award is issue. So meaning yung non-binding na is pwedeng hindi sumunod dun yung isang party or yung hindi nila i-respect yung award na binigay. Like for example in China, nagbigay yung court ng or yung chamber ng award dun sa Philippines na sila talaga yung merong authority doon sa West Philippine Sea. Though nagbigay nga, pero hindi naman sinunod yun ng China. That's why it's called non-binding award. So dito naman sa Asia, China, they considered the alternative dispute resolution as promoting principle of Confucius, harmony, and the community. While doon sa African community, they call it MOOTS. So yung MOOTS, it is a open forum or conference or pwede na siyang debate na dito naman nila ginagawa yung sa debate yung kung sino talaga yung tinitingnan nila yung mga puntos or yung mga facts na kung sino ba talaga ang may kasalanan or sino ba talaga ang dapat kumuha ng mga ganong bagay. So, dito naman sa Ubuntu or sa Gaka, yung mediator nila is their elder leaders. Kasi nagbe-base yung elder leaders based sa experience nila. Kaya sila yung kinoconsidered ng mga tao or ng mga mamamayan nila na mediator. Dahil yun, base nga sa mas maraming experience yung elders. So, in the West naman, Continental Europe and in England, trial or ordeal naman. So yung trial ordeal naman, in the introduction of criminology, napaliwanag na naman to. Ito yung two people, ititest sila, or pwedeng water survival, or pwede ring sapoy. Kung sino yung makaligtas sa kanila through God intervention, ito yung i-consider nilang mananalo sa dispute, or ito yung parang bibigyan nila ng award. Tapos ito naman sa judgment by peers, ito naman yung judgment ng mga pare instead na yung king. In international level, diplomacy boundary disputes such as the New York Convention for the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards or the Washington Convention for Dispute Process for Foreign Investment Dispute with States. So dito naman, ito na nga yung mga international court or yung New York Convention po. So dispute. The next reporter will report the dispute. So hi, good day. Dispute is a conflict or controversy, a conflict of claims or. Reporter, right? Reporter. Pa-open ka mo, so that they can see you also. Nabagal po yung internet, sir. Okay guys, please. Yes sir, kaya hindi rin ako makapag-open sir. Kasi mababagal po. Yes po, nagpuputol-putol po siya. Wait lang, mamaya na reporter. May announcement lang ako. For all followers, we have a reaction paper regarding the report of the reporter. All the people here, except the reporter, wala pong reaction paper ang ating reporter. So it means, lahat po na ikinig ngayon,
Pambit ako, Suarez. Lahat po na nakikinig ngayon dito sa ating reporter, sa reporter, make it sure to have a reaction paper, no? Pero yung reporter hindi na magre-reaction paper kung meron na sila. Just lagay nyo lang guys dun sa reaction paper na we are the reporter, sir, para makita ko kung sino yung mga reporter, no? So it means kailangan nyo talagang makinig guys para maintindihan nyo kung anong ilalagay nyo sa reaction paper nyo. Okay? That will be your that will be your remedy if you have understand well the report system of the first reporter in group 1. Not also in my subject in criminal dispute resolution in crisis incident management, but also in my this CDIN 5 technical writing report 1. All the reporter magre-report sila, make it sure you have a reaction paper. Pero yung reaction paper guys, next meeting na yun, no? Next meeting yun na siya, pwede yung kanilang deadline. And always remember guys, ang CRIM 33, as far as concern, meron pong mga student dito na hindi pa tinatapos sa kanilang activities quizzes, hindi nakaka-attend ng recitation. That's not my problem. It's your problem guys, no? Ang mangyayari po dyan, it's either you pass the subject, or also kung pinas nyo po ang subject ko, no? Kung nakapasa kayo sa midterm or final examination, hindi po ibig sabihin yung pasado kayo. Kailangan, you need to comply. Kasi magpupula kasi yan guys sa recording, no? Ngayon, pag pinasa namin yan sa registrar, ang sasabihin sa amin, ba't ang dami pulado? Ibig sabihin, you need to comply. No? Comply all the activities, quizzes, and recitation that you never done. No? Hindi nyo patapos. Kaya mahirap yan guys, no? Sa midterm pa naman guys, medyo alanganin pa tayo dyan. Alanganin pa pala kayo dyan, no? Kasi midterm, guys, as far as my concern, this will be easy, madali sa una, so medyo mahirap, tapos super hard, no? Yan yung mga tanong natin sa midterm. We have a table of specification. And hanggang sa midterm natin sa CRIM 6, Unit 1 to 4, ang ating discussion dun. So, guys, please pass all the PowerPoint presentation that that the reporter do. Pass niyo po lahat para ma-compile natin, tapos ipapasa din natin sa mga classmates so that they have a reviewer. No? So, saad na yung ulo ni Hannah, no? Napapakama, napapano na siya sa kanyang ano. Ganyan talaga guys, kapag ano, kapag student, talaga mapapakamot kayo sa ulo niyo at mapapa-aimin na lang tayo, no? Pero always remember, you are a student. You need to remember that you are a third-year student. May first-year student, tapos na ka po. Nakakatapos lang namin sa first-year student ko ng quiz examination. Long quiz examination. I given them 350 items within 6 hours or 5 hours in long quiz examination. What else pa kaya sa third year? Pero as far as concerned, if you do not comply all the compliance that I needed for our subject matter, sabi ko nga sa una pa lang, no? Hindi po ang teacher ang gumagawa ng grades nyo. Nag-encode lang kami. Ang ina-encode namin, yung binibigay nyo sa amin. Ngayon, si Junelle yan, grabe ang ngiti niya. No? Ibig sabihin, malapit niya ata siya matapos sa mga activities niya, and quizzes niya. No? Pag magandang ngiti natin, guys, ibig sabihin, there's a chances na tapos yun na. Malapit yun na matapos. Pero kapag nakikita kasi sa student, no? Kung ito ay seryoso, malapit na mapunta sa langit. Ganun, Per? Yes, sir. Ayun guys, no, naghalo-halo kasi yan. Ilan bang subject nyo yun sa third year? 8 or 7? 8, sir. 8. 8 subject. O, tingnan nyo guys, no? If there's many activities that you did in 8 subjects, no? Medyo maghahalo. Maghahalo talaga yung balat sa tinalupan. And also, remember, you are a student. Obey first before you complain. Yan yung mahirap na ano. Yan yung mahirap na kataga. Pagdating sa estudyante, paano kami mag-o-obey, no? Kasi sa dami ng tinambak nyo na gawain, hindi na namin ma-comply because hindi na namin siya ma-manage. No? Always remember guys, no? As a professor, tapos na po kami dyan, napagdaanan din namin yan. Ang problema nga lang, iba yung panahon nyo sa panahon namin. Iba yung oras nyo at oras natin. No? Magkakaiba po tayo ng oras. Eh, natapat lang po tayo sa online classes na kung saan dito kung ano mang maisip ng professor nyo, yun yung masakit dyan.
eh talagang ibibigay sa inyo para matuto kayo. There's kasi guys, sa face-to-face class, they are monitoring, namo-monitor namin kung sino yung natututo, kung sino yung kailangan pa ng gabay, kung sino pa yung kailangan patukan para magising sa katotohanan, yung mga ganong bagay, di ba? Pero guys, always remember that all that do a professor to you is yan po ay makakabuti para sa inyo. Huwag yung isipin na makakasama yan sa inyo. Kasi pagdating ng panahon, hindi po kami makikinabang yan. Kayo at kayo ang makikinabang yan. E kung pinabayaan kayo ng mga professor nyo dito sa Cavite State University, Bacoor Campus, saan kayo pupulutin? Diba? Ano yan? Pag-graduate nyo ba? Gusto nyo ba mag-barangay tanod na lang? Gusto nyo ba pag-graduate nyo ba? Eh, hindi nyo mapasa ang examination nyo? No? Kasi all the process that they given to you of all the professor is the process, guys. Proseso po yan. Ngayon, proseso na yun, kung ihinto ka sa proseso, eh talagang matatalo ka. Iba nga may kasabihan tayo, pwede kayong magpahinga pero huwag kayong sumuko. Kasi kapag nagsumuko kayo sa buhay nyo, inalisan nyo mga pangarap nyo, eh pagdating ng panahon sa inyo naman mag-e-effect yan, hindi naman sa amin. Pagpagod kayo, magpahinga kayo. Pero kapag alam nyo kailangan nyo pang ituloy, ituloy nyo guys. Tandaan nyo, pwede magpahinga pero huwag susuko. Kasi third year student, meron na siguro 4-5. 10 na yata nabibilang ko na gusto umalis dito sa kurso natin. Why? Because they cannot handle. Sa first year, ha, 20 student or 15. They cannot handle din also. Pero we encourage as a professor sa aking mga subject matter, I encourage them to pursue. Kasi sayang na simulan, di ba? Kaya yun guys, no? Eh, hindi naman kagagawan din ng student kung bakit siya bumabagsak. No? Dito pala sa reporter, sa reporting, kung mayroong hindi nag-report dito guys, automatic missing ka agad yan. Kapag nag-missing yan, kayo mag-aabol, hindi naman ako. No? Tama ba yan? No? Okay, we proceed. Sige, Mendeley. Sir, tanong lang po. Ilan po yung minimum words sa reaction paper po? 500. Minimum para 500 words. Pero sir, kung may clip pa sa 500, it's okay. But as long na makikita ko yung essence na natuto kayo. Minimum sir, 500, sir. Kung hindi nyo paabot ng 500, no worries. Basta makita ko lang po. Kung ano yung natutunan nyo sa reporter. Guys, make it sure na yung binigay nyo sa kanila, eh yung natutunan nyo. Kasi doon tayo magbe-base ng grading system. Huwag nyo lokohin yung sarili nyo. No? Kasi kung sino pinakamataas guys na reporting system, may plus 10 sa akin sa midterm examination. Kung sino po ang pinakamataas na magre-report dito, you have a plus 10. Plus 10 points in midterm examination is very, no? Very ano na yan, helpful. Why? Sinasabi ko sa inyo guys, live examination yun. You can handle that ba? Yes, yeah, you can handle. But in live examination, there's a chances, every question, you have 60 seconds to answer it. Kasi isang oras pa naman ang midterm natin, guys. No? And also, it depends na lang kung mahaba yung tanong, pwedeng gawing 2 minuto kada isang tanong. Depende. Eh, hindi kayo makapabuklat ng libro kagad yun, no? Depende na lang kung sa flash kayo. No? Mababalik. Sobrang bilis niya yan. Okay, reporter. Medellin. Okay, sir. Thank you po sa paalala. So, go back sa dispute. A conflict or controversy, a conflict of claims or right. The subject of litigation, the matter of which a suit brought a labor dispute, is any disagreement between an employer and his employees, an argument or disagreement, especially an official one between. So, dispute is simply mga hindi pagkakanoaan ng dalawang partido o may mga pinaglalaban ang bawat isa. Pwede ding tama yung isa, may tama rin yung isa, pero may syempre sa bawat conflict na inaayos natin, may isa talagang mas mali. So later on, I will discuss the common types of dispute. So proceed na po tayo sa social scientists have identified 5 elements of conflict. Wait lang, reporter. Miss Helen Velaranda Cabiles. Kagrupo niya ba siya dito?
Si Ma'am Helen Belaranda Cabiles, or alam ko may Cabiles dito na ano eh. Sir, sa mga noto, sir, na-account, sir. Nasira po kasi yung cellphone ko, sir. Biglang nawala po yung ano. Grabe, grabe. Sige, sige. Alam ko kasi may Cabiles dito. Kaya in-accept ko. Sige, sige. Thank you, sir. Reporter. Reporter, sige. Continuous reporter. Reporter, nakamute ka ba or you are preparing? Hello, sir. Hello, hello. So, narinig po ba, sir? Noted, noted. Audible. So, yes, in this, in according to ano, social scientists, they have identified five elements of conflict, which is the needs, perceptions, power, values, and feelings. So, number one is how does the needs creates conflict? So, according to our social scientists, the reason why needs are causing conflict is because of unmet goals or unmet needs of a person. So yun nga, dahil nga sa hindi natin makuha yung gusto natin or yung pangangailangan natin, doon na nagda-try or nagde-derive yung conflict na tinatawag natin. So next is yung perception. So how does the perception creates a conflict? So a perception, so we all know that a perception is an opinion and belief that may be innumerous and untested. So meaning, ang perception is kanya-kanya nating paniniwala sa isang bagay. Kung eh lahat naman tayo may kanya-kanyang tingin or pananaw sa buhay. So dahil nga doon, nagkakause yun ng conflict according to our social scientists. So next is the power. So sa power naman, it is usually depending on how we use or define the power. So, nagkakaroon ng conflict dito sa power if there is an abuse or abused in using of power. So, halimbawa, sa workplace, example, sa workplace ngayon, halimbawa, ako yung boss, then yung nasa baba ko, yung mga subordinates ko is under ko sila. So, nagkakaroon ng conflict doon when there is a time na i-abuse ko or i-overuse ko yung power na ibinigay sa akin. Halimbawa, paggawa ko ng paggawa ng mga kung ano-anong activities and so on. And next is the values. So, we all know that values. So, ano, yes, we all know that. Ano sabi mo? Yes, sir. Ano paggawa ng activities? Sige. Based mo sa pag-aaral, yan itong five elements na to. Pwede. Oh, yes, sir. Yes, sir. Tama po ba, sir? Base. Hindi. I-base mo itong lima na to. Since. Ah, okay, sir. So, nga, sa four, yun, sa values. So, we all know that values are the beliefs of a person. Hindi, ito. 1, 2, 3, 4, 5. Simula mo dyan. Kung ano okay. Yung pagdating sa pag-aaral. Okay, in terms sa yun nga, i-connect natin sa pag-aaral itong five needs na nagko-cause ng conflict. So, una is yung sa needs. Halimbawa, ibigay natin yung example sa activities. When is the time that needs creates a conflict? So, halimbawa, may activity tayo. Then, yung due date nun is kailangan nating ma-accomplish within the day. Eh, ang nangyari, hindi natin siya nagawa during that due date or that time allotted to us. So, ang mangyayari, doon na mag-occur yung tinatawag natin na conflict kasi nga hindi natin siya na ipasa o nagawa on time. Ano mangyayari? Siyempre, mawalan ka ng grades, hindi ka mag-grades yan. So, next is perception. Halimbawa, mayroong group activity sa isang classroom. Then si A or si ako nag-explain ako ng ideas ko regarding on that matter or the activities that we're going to discuss. Yung perception ko is iba kumpara sa mga ka-groupmates ko. So ang mangyayari niyan, dahil nga gusto kong ipaglaban yung ano ko, ma-pride nga ako.
paglalabang ko yung ano, yung paniniwala ko kahit na mali, and doon na magkakos yung conflict kasi nga magkakaroon kayo ng debate ng mga groupmates mo kasi nga ikaw na ikaw, pinaglalabo mo pa yung mali. So next is the power. So let's say that ano sa yun nga sabihin natin isa kang group leader sa ano, group leaders ka halimbawa dito sa ginagawa na reporting, halimbawa kang group leader ng reporting na ito. So when does the conflict occur? The conflict occurs here when the leader of the group power. Nga, yung pag-i-overpower mo yung powers na binigay sa'yo, yung ano sa'yo na binigay, yun nga, yes. Like for example, si leader namin, paano ma-occur yung conflict doon? Pao, si JC, ano? Pinigyan niya ako ng napakarami na hindi equal mga kapwa groupmates ko. Doon na nag-occur yung power. Kasi nga, ay, doon na nag-occur yung conflict. Kasi nga, is members in his group. So next is the values. So yes, we all know that values are beliefs or paniniwala ng isang tao. Himbawa, bigay natin sa ano, bawalit natin sa isa sa classroom. Ako yung paniniwala is dapat ang pag-aaral is ine-enjoy lang. While sa others naman is ano, ang pag-aaral ay susi sa tagumpay. Eh ang ginawa ko, ano, mga katarantaduhan, mga gano'n, something like that. Kaya ang nangyari, parang naging ano yung paniniwala ko sa iba na ano, ganito, ganyan, si ganito, ganyan. Kaya ayun, nagkukos yun ang conflict. And next is the feelings and emotions. Sa feelings and emotions, dito na pumapasok yung ating mga nararamdaman. Halimbawa, sa activity, pagawa ka ng napakaraming activity, something like that, quizzes in a day. So, dahil nga sa pagiging ano mo, sabihin na nating naging insensitive ka sa ano sa mga classmates or students mo, hindi mo naisip na ano na ay marami po pala silang ibang ginagawa, isa lang pala, hindi lang pala ako yung subjects and teachers na nagpapagawa ng ganito. Magkakos yun ng conflict kasi nga, yun, una, kasi nga, hindi nila magagawa and magkakaroon ng emotional breakdowns kasi nga, napakaraming activities na pinagawa, yun. Doon pumapasok yung feelings and emotion. Ayun lang po, thank you. Next reporter. Okay, pa-open ka. Pa-open ka mo sa iba. Okay. Very good, Tagala, no? Napakaganda ng sinabi mo, no? Diyan yung mga guys to, be truthful to yourself. Huwag kayo magkano sinuwalan sa sarili nyo. No? As being honest to yourself, yan yung magpapalaya sa inyo. And also, kapag nalabas yung mga gusto nyo sabihin, mas maganda yun. During our time, ganyan din gawain ko. Eh, no? It's very, nakikita kong isalamin ko dyan guys, pag ganyan. Alam niyo kung bakit? Kasi yan yung pag nilabas ko yan guys, no? Kahit pa paano maano yung sarili ninyo. And always remember, yes, very insensitive, no? Pagdating sa bagay na yun, not also me, but other professor, meron talaga mga professor guys na ano. And also included me, I also that a lot of activities and quizzes that are given to you. But always remember, the insensitivity or the essence of the five, pabalik mo doon. Balik niyo dun guys sa ano, 5 na ano, sinabi ni Tagala. Slideshow, pare ko yun. Nasa slideshow yun. Yan. Yan. Needs, perception, power, values, feelings, and emotion. These are so identified in elements of conflict. Yes, guys. In the needs, pag sinabi natin needs, kailangan may complete tayo, di ba? Yan yung mga bagay na natin. Yung perception natin, yan.
iba-iba talaga ng iba-iba, tama rin naman, iba-iba tayo ng paniniwala, guys. Iba yung paniniwala ko sa paniniwala nyo. And doon sa moving power natin, kapag ang perception natin, guys, yung paniniwala natin, ay binigyan natin ng diin at pinakita natin sa mga tao sa paligid natin, no? Kahit anong sabihin nila yan, guys, kung alam mo sa sarili mong tama ka, kung alam mong sa sarili mo na hindi ka rin tama, depends yun sa mga people around you. Kasi merong mga bagay kasi, guys, na na-appreciate nila, tapos hindi na-appreciate. Diba? Magkaibang bagay naman po yun. Kung ginawa mo in a negative way, eh talagang hindi mo ma-appreciate yan. Eh, the values naman, guys, the values na natutunan natin, depende po sa inyo din yan. Kung meron ba kayo natutunan o wala, no? Kasi depende yan, guys, kung tumatakba sa isip nyo, sa puso nyo, kung meron kayong natutunan. And dun sa feelings and emotion natin, we are different feelings and emotion. Kapag minsan, pag sumabog na tayo sa sobrang dami ng activities, quizzes, tapos yung deadline, bukas kagad, eh mapapamura ka na lang, no? Diyos mio, di ba? Mapapaano ka na lang. Pero, like I said, for those person here, there's, yan, kahit anong dami niyan, guys, basta maganda yung reason nyo, wala naman yan. Basta tinatanggap ko yan. No? Ewan ko sa ibang professor kasi sa iba, guys, sa totoo lang, kapag hindi kayo nakapag on the spot quiz, alam ko hindi nila tinatanggap yun eh. Tama ba? Meron bang ibang professor na hindi tinatanggap ang inyong mga reason? Any comment? Yes, sir. Marami, sir. Yun, guys. Hindi tinatanggap talaga yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung tinatawag natin, guys, na ano eh, yung paghihirap nila pagdating sa paggawa ng quiz or sa mga activities. Ayun yung mga reason nila. Pero sa akin, guys, as a professor, naintindihan ko minsan kasi ano eh, yan nga, yung mga trabaho. Yung isa nga, isang beses pa lang pumapasok, pero sabi ko, pumasok siya eh. Yung sa isang section ko, sabi ko, kahit mag-off-cam ka, basta nandyan ka, yung presence mo nandyan. Pero guys, depende kasi, iba-iba kami ng pag-uugali, iba-iba kami ng sinasabi sa inyo. Merong isa, mabait, yung isa, hindi talaga. Sa ano, sa Indang, guys, no, there's a professor na sinabi niya talaga na hindi siya nagbigay ng consideration pagdating sa mga student niya. Alam niyo kung nangyari? Nilagas niya lahat, guys, no? Talagang bumagsak lahat yun. Yun yung masakit. Kasi there are third year student na tapos isang buong section yung nalagas. Eh kapag sa kurso nating criminology, di ba, bawal ang bagsak, tama ba? Bawal nga yung INC. Correct me if I'm wrong. Tama ba, guys? Yes, sir. Yes, sir. Kaya naghahalo yung emotions, yung values, perceptions, needs, yan. Nagkakaroon ng conflict. Yan yung conflict na yan, guys. Kapag naghalo-halo yan, tapos sumabog yan, the tendency is either you stress or depress. No? May stress ka na, madedepress ka na, hanggang sa tuluyan na mawala yung sarili mo. No? Kaya nga, always remember, eh, magkakaiba kasi kami, guys. No? Hindi ko pwedeng panghimasukan yung isa o panghimusukan yung iba. Kasi like said, sir, na Tagala, eh, magkakaiba tayo ng perception, pag-iisip, kung anong paniniwala natin. Mayroong isang professor na mabait, na maintindihan ka, i-accept niya yan. Na sige, quiz ka niyan. Sige, quiz. Alam mo kung bakit hindi rin binibigay yung quiz? To avoid any leakage. Kasi mali-leakage yan, guys, eh. Yun yung totoo. Pero sa akin, kahit i-leakage yun yan, hindi naman po ako ang dinaya nyo. No? Sarili nyo ang dinaya nyo. Yan yung katwiran ko sa mga estudyante ko. Na kahit i-leakage yung i-leakage yan, wala akong pakialam. Kasi pagdating naman sa dulo, kayo naman din na maikia, kayo naman ang magre-resulta yan. No? Kasi alam ko, talaga ang rules and regulation namin, eh pagdating sa quizzes, talagang hindi binibigay yan, guys. Kapag hindi ka nakapasok, hindi ka napagano. Tapos yung iba nga, hindi na tinatanggap yung mga activities and quizzes nyo. Defense on the professor. That na, no, meron kasing professor, guys, na sobrang higpit na hindi ka talaga papayagan. Meron din ibang professor na mabait na pwede ka pang bigyan ng some chances. Defense yan, guys. No? Yung second year ko dati na handle na sa human behavior, almost hindi na nga nila napasa. Eh. Alam ko, meron ako isang estudyante doon na pinasap. Ina-complay ko talaga siya hanggang sa mapasa niya. Pero meron akong estudyante talaga na ipinag-complay ko na tapos hindi pa binigay lahat, no? Kaya ayoko kasi magbigay ng fail sa totoo lang, guys. It's either I drop my student, no? It's either I drop or I-INC ko yan. Kasi kapag finail ko yan, guys, magre-reflect sa TUR niya yan. At kapag nag-reflect sa TUR niya, mapapamura na lang kayo. No, mapapaisip na lang kayo kung sino nagbigay niyon. Kaya hanggat maaari, comply all the activities, quizzes. Kasi kapag dating sa dulo, like I said,
hindi po mapupunta sa akin yan, kundi sa inyo din naman. Pero yung nagbigay ako guys, no? Hanggang December yan, pag hindi nyo pa nabigay yan, hindi ko nakasalanan yan. Yun yung ang pinakaano natin dyan. Kasi minsan, iba kasi, ayoko kasi ng, yung bibigay kayo ng activities tapos isang linggo, bibigay nyo na sa akin. Ibigay ko na sa inyo lahat para wala tayong katwiran na yan sir, hindi ako nakapagpasa. And also, you have a same break. Madali nyo na makukuha yan. That's the best example that I can Tagalog, it's very, very practical. No? Yan yung magandang, yan yung gusto kong, yan gustong-gusto kong marinig, guys. Alam nyo kung bakit? Because yung sinasabi nyo yung mga saloobin nyo, no? Depende rin naman sa professor, yan. May professor, mapapamura. Ano mo sinasabi mo, ba? Pero mga ganon, kapag sinabi nyo yan. Pero depende. Kaya ako, I accept the all the opinions of all students. No? Ina-accept ko yan, guys, hanggang sa maipon na maipon yan. Kapag naipon natin yan, ibig sabihin, doon natin matatanggap yung mga estudyante natin. No? Kasi dati guys, nakikita ko yung sarili ko, ganyan din ako. Meron ako isang professor dati na sinabihan din yan na ganyan. Pinag-exam niya kami, wala kami natutunan talaga. Yung simula't sa simula, hindi siya nagturo. Tapos, nagpa-exam siya, sobrang hirap. Sabi ko sa kanya, sir, paano kami mag-exam? Sir, anong ilalagay namin dyan? I-notes ka, hindi ka nagbigay. Eh. No? Tapos, napaisip din siya kasi, di ba, may ano yung evaluation. Pa-exam ka ng pa-exam, wala namang notes. Tapos, nakita na ano ng school. Yan. Hanggang sa nagbago, no? Depende kasi yan, guys, no, sa inyo. And always remember na mas maganda magiging practical kayo sa sarili nyo kaysa itago nyo yung nararamdaman nyo. Kasi pag tinago nyo yung guys, sasabog at sasabog sa inyo yan. No? For those na reporters, give an example that connected to our study but also to your life para magkaroon tayo ng sharing. Yan yung tinatawag natin parang open forum din, no? Para magkaroon tayo ng samahan ng loob nyo. Yung samahan ng loob, guys, pag kailangan ilabas nyo rin yan. Kasi pag inipon nyo yan, parang bomba yan, no? Kapag dumating na yung oras, sasabog yan. At kapag sumabog yan, guys, yung effect niyan sa inyo rin mapupunta yan. Okay, reporter. I think we close here now, guys, no? Sunod na lang siguro, reporter. Ilang slides pa ba yan? Madami pa yata yan. Madami pa po. Siguro group 2, yan. Sa November na lang kayo mag-report kasi mukhang madami pa si group 1. That day, since kapag medyo napapaganda ang topic natin. No? Sige, tanggalin mo na yung slideshow mo. Kasi 8:56 na, I have a class for the other student. End mo na yung slideshow mo. Sino ba nagpe-present? Suarez, pa-end na lang muna. Stop mo na yung sharing. Always remember guys, yun, hindi na natin pala mabibigay yung plus 10 kasi hindi natin natapos yung midterm. Ibigay natin sa finance, no? Pag sino yung pinakamagandang report, guys. And always remember, mas maganda yung real-life situation, mas maganda kung bibigay nyo. Kasi nga nandito tayo, guys, no? Ang maganda kasi dito, dispute and resolution. Ginagawan po natin ng paraan kung ano yung mga problema natin, no? Kung mayroon kang problema, mas maganda ibigay nyo ng maayos, no? Para magkaroon tayo ng situational analysis, analytical thinking. And always remember guys, I give the quiz examination yung pinakaano. I-ano ko pala siya, i-co-confile ko. Tapos please review it guys, 50% to 70% o 50% to 60% na ibibigay kong sa midterm ay manggagaling po sa quiz examination. No? So that lahat naman sana tayo pumasa kasi 30% po ang ating midterm examination. No? Kapag bumagsak pa kayo guys, tapos nandun na nga sa quiz examination, hindi nyo pa ni-review, hindi ko nakasalanan yun. No? Kasalanan nyo na yun. Kasi I give my best para matuto kayo, parang pumasa kayo. No? Kaya focus kayo dun guys, kapag binigyan kayo ng reviewer, ibasahin nyo maigi, tapos i-analyze nyo. No? Kapag may mali, pwede nyo naman ako i-chat, sir, mali yung sagot dito, sir. No? Pwede naman yun. Okay, wait lang. Pa-open pa mga iba. So that I can see you and also we record guys. Jerome, mamaya na yan. Nakatusok na din naman siguro eh.
Gladys. Abilite. Wait lang. 1, 2, 3. Okay. Good performance in reporting 1. Group 1. Eh, sana ituloy nyo. Gusto ko mas marami pang information na pumasok sa inyo. And also, in real life situation, mas maganda sana, no? Para talagang ano natin, madamdam natin, no? Ilabas nyo yung sama ng loob nyo. Pero guys, yung sama ng loob ko, yun na yun. It's either comply or not, no? Pero always remember that kung naman mga reason nyo, it's either accept or not, no? Pero mostly, pag may reason kayo, ina-accept ko naman yun. Inibigan ko ng compliance kung paano nyo ayusin. Pero depende pa rin sa students, guys. So, hanggat maaari, huwag tayo magbibigay o hanggat maaari, hindi ako nagbibitaw na masama sa mga estudyante ko. Pero depende rin, guys, kapag yan, medyo lumagpas na tayo sa linya, no? Diba? Doon sa feelings and emotion, papasok yan. Yung conflict na tinatawag natin. Kapag pumasok na yun, ibig sabihin, pero hindi ako nagtatanim ng galit sa estudyante ko. Pag magaling ang estudyante ko, I give a higher grade. Kahit kaano siya kaano, katarantado. Yan yun yung sinasabi ko sa mga ano ko, first year ko eh. Kahit anong sabihin niyo sa akin, okay lang. Kasi nakikisabay ako sa inyo. Pero kapag in terms of sa yan, sa quiz or activities na mababa kayo, eh hindi ko kasalanan yun, no? Sabi ko lang naman, i-comply niyo lahat para pumasa tayo. Okay? Okay, guys. May creams. Si DM5 mamaya, no? Tama ba? Meron ba mamaya? Okay, sir. Yes, sir. Sige, group 1 pa ano na rin din, ha? Sa CDM5. 12 kayo doon, kaya hindi masyado mahirap yun. Marami kayo doon, guys. No? Para okay na tayo, no? Ang pinakamababa sa reporting ko, guys, is 90. Kasi the effort. Yung po ang pinakamababang ibibigay ko sa reporting natin, 90. Kapag bumaba kayo sa 90, chat nyo na lang ako, sir, ba't bumaba ako sa 90? Ibig sabihin, kapag mababa kayo sa quiz, eh, sahatake niya ng recitation nyo. No? Hanggang sa pumasa na kayo. Okay, maraming salamat sa pakikinig nyo. And hope you understand well what the reporter, yung mga naunang nag-report, ay may natutunan tayo. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir.